Magandang araw muli mga ka-Lunchtribe News. Narito na naman kami upang magbigay ng kakaibang balita at patawa sa inyo. Ako si Lance. At ako naman si Docs. Partner, anong meron tayo ngayon? May balita ba tayo ngayon na kakaiba? Partner, bago tayo dumako sa ating kakaibang balita, pasandahan muna natin itong isang foreigner na nasagwaan sa lasa ng Jollibee, spaghetti ng Jollibee. Eh, bakit naman daw? Ano ba ang lasa para sa kanya? Hindi ko alam, partner, sa kanya. Basta parang nasusuka siya sa isang video niya habang tinitasting niya ang pagkain ng spaghetti sa Jollibee. Yung ibang pagkain naman daw ay okay para sa kanya. Pero pagdating sa spaghetti, sagwa daw ng lasa. May pasuka-suka pa itong foreigner, tila nakakain ng di kaaya-ayang pagkain. Partner, iba-iba kasi yung panlasa ng tao. Kung saan ka sanay, eh yun ang masarap para sa'yo. Pero kung hindi ka naman sanay sa pagkain na yan, eh malamang hindi masarap sa'yo, syempre. Kaya lang, partner, para sa iba, insulto ito sa mga Pinoy. Dahil ang pagkain sa Jollibee ay talagang paborito, lalo na sa mga bata. Yun lang, partner, may problema yata ito sa buhay niya. Kasi nag-video pa at ipinakita pa sa madla. Tiyak batikos ang abutin nito, partner, lalo na sa mga Pinoy. Malamang. Noong nasa Vietnam ako, partner, yung isang noodles nila, hindi rin masarap sa panlasa ko noong una. Aba, yung pagkalipas ng mga ilang buwan, Ayun, yun na lagi kong kinakain. Sarap na sarap na ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon nga, pag pumupunta ako ng Vietnamese resto dito sa atin, yun talaga ang kinakain ko. Masarap na para sa akin ngayon naman yun, pagkain nila. Medyo kulang sa oruga itong foreigner na ito, partner. Kung ayaw sa isang pagkain ng ibang bansa, abay, sarilihin mo na lang sana. Huwag mo na ipangalandakan pa. Kuyog ang abutin nito, partner. Yung buhok kasi nito, yung partner, parang spaghetti, gulo. Kaya siguro ganon. Malamang, partner, ito kasi si Benny Blanco ay isang American music producer. Ang stepmom daw niya ay isang Pinay. Okay, partner, dadako na tayo sa ating kakaibang balita ngayon na pinamagatang restaurant sa Japan. 60 years nang hindi nililinis ang lalagyan ng sauce ng kanilang barbecue. Nako, partner, pag ito ang tinesting na kainin ni Benny Blanco, malamang hindi suka abutin ito. Baka pati puwet niya ay sumuka. Hayaan na natin siya, partner. Nagpasikat lang yon para maging controversial. Tuloy na natin ang ating balita, partner. Okay, partner, pasok! Isang sikat na restaurant sa Tokyo, Japan ang pinag-uusapan ngayon sa social media matapos silang umamin na mahigit kalahati siglo na nilang hindi nililinis ang lalagyan ng kanilang barbecue sauce. Kamakailan ay na-feature sa isang Japanese TV show ang restaurant na Abichan, isang sikat na yakitori o barbecue restaurant kung saan ipinagmalaki nila na ang sekreto sa masarap nilang yakitori ay ang sauce jar na hindi nila nililinis sa loob ng 60 years. Aba, pampalasa pala yan, ha? Gagayain ko kaya yan, partner. Tingnan ko kung sasarap yung inihaw ko. Maraming viewers na naturang Japanese TV show ang nagulantang nang makita ang sauce jar na nabalot na ng makapal at namuong barbecue sauce. Ayon sa kasalukuyang may-ari ng Abichan, hindi pa nalilinis ang sauce jar simula pa noong 1960s at naniniwala siya na ito ang nagpapasarap sa kanilang yakitori. Nang tinanong ang may-ari kung hindi ba siya natatakot kung sakaling may customer sila na magkasakit o ma-food poisoning, confident nitong sinagot na malinis sa mga pagkain na kanilang siniserve at kung marumi man ang kanilang sauce jar, niluluto nilang mabuti sa apoy ang lahat ng kanilang tinitindang pagkain at safe ito sa bacterial contamination. Ano kaya ang reaksyon ng mga nakakain dyan, partner? Natutuwa kaya sila o masusuka? Eto, partner, tuloy natin para ating malaman. Okay? Nag-viral online ang sauce jar ng Abichan at nagkaroon ng diskusyon ng mga Japanese netizens tungkol dito.
Ilan sa mga ito ay nandiri at nagsabing iiwasan nilang kumain sa nasabing restaurant. Marami rin namang mga suki ni Abby Chan ang nagtanggol dito at sinabing hindi sila nagkasakit matapos kumain dito ng maraming beses. Dahil sa naging kontrobersya, inaabangan ng netizens at customers ng Abby Chan kung lilinisin na ba ang sauce jar o pananatilihin ng may-ari ang tradisyon ng kanilang restaurant. Kanya-kanyang gimmick talaga itong mga resto sa Japan Partner. Yung iba, nananampal naman yung waitress. Yan ang ating kakaibang balita ngayon, partner. Meron ka bang question and answer dyan para umpisa na natin? Meron, partner. Ito. May isang Chinese na babae pumunta sa isang grocery. Sa Amerika ito, partner, nangyari. Gusto nitong bumili ng pork leg. Kaso, ang problema, hindi siya marunong mag-English. Ang ginawa niya, pinakita na lang niya yung kanyang hita. Yun. Naintindihan siya. Nang sumunod na araw, bumili naman siya ng chicken breast. Pinakita naman niya yung kanyang dibdib, syempre, para maintindihan siya. Ayun, nakabili naman siya. Eto, sa pangatlong araw, isinama niya yung kanyang asawa dahil gustong bumili ng asawa niya ng sausage. Tanong, ano ang ipinakita nila para makabili sila ng sausage? Alam na this partner, kailangan pa bang sabihin yon? Sausage eh. Hindi yung hari ng asawa niya yung ipinakita. Naman. Sagwa ng pag-isip mo talaga, partner. Halata talagang niya, Kersky. Walang ipinakita, partner. Kasi marunong mag-English yung asawa niya. Uy, set. Loko ka talaga, oh.